aabot sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng mga pambihirang bato ang nasabat sa isang tindahan sa Cavite. Nagbebenta raw kasi ang tindahan ng mga cave formation na mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Gate naman ang may-ari ng tindahan, bahagi lang daw ang mga ito ng koleksyon ng kanilang pamilya at may kaukulang permit. My report, si Emil Sumangil. Isang kantuan layo mula sa target area, humimpil ang convoy ng raiding team. Bumaba ng sasakyan ng undercover agent ng NBI para magsagawa ng test buy sa tindahan ng mga tinatawag na decorative stones o bato na pangdekorasyon sa Bacoor, Cavite. Yes, sir, sir. Malayo mga DNR, ha? DNR. Okay. Malayo pa yung tindahan. Diyan na. DNR to eh, ha? Oo, malayo pa yung tindahan. Diyan na, malapit lang. Malapit okay. Lang. Walang 10 minuto, nagbigay na ng go signal ang NBI. Pinasok ng NBI Cavite District Office at DNR ang tindahan ng mga bato. Ang violation, ilang beses na umanong nabilhan ng mga tinatawag na cave formation o speleothem na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Ang pag-iingat o yung pag-aari ng anumang formation na mula sa mga kuweba ay labag din ayon sa Republic Act 9072 o yung National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Bumili po ako ng 2 piraso ng tinatawag nilang filters na nung dinala ko naman sa DNR, sa Biodiversity Management Bureau, kinonfirm ng mga expert nila na galing talaga sa loob ng kuweba yung dala-dala ko na galing dito, nabili ko at may resibo pa. Pag-aari ng isang Joselito Fontanilla Laygan ang tindakan. Kompleto raw sila sa mga papeles at may permit mula sa DNR. Koleksyon naman daw ng kanilang pamilya ang cave formations at hindi naman ibinebenta. Opo, kaya hindi po namin siya nilalabas. Kaya lang yan po kasi koleksyon. So may gusto kong gusto lang po na bumili, ganyan. Pwede po. Ang good faith is not actually a defense. Para sabihin nila na hindi sila habulin ng batas. The mere possession or the mere intent to trade is an actionable wrong and therefore dapat po silang managot sa batas ng kuweba. Mula 250 pesos, umaabot daw sa 100,000 pesos ang bentahan ng mga formation na ito na mula sa mga kuweba. Kahit ilang beses pa tayo panganak, hindi natin naabutan ito eh. Mas matanda pa ito kasi tanda na ito ng mundo natin. Sabi ng DNR, ang hindi batid ng karamihan, ang pagwasak sa ating mga kuweba ay may masamang epekto sa kalikasan, lalo na sa mga paniki na malaki ang kontribusyon sa ating ecosystem. Maliban po dun sa aesthetic value na pinoprovide nila for our caves, yung po kasing collection and destruction po nito sa cave ecosystem ay nakaka-apekto po dun sa mga naninirahan dun sa loob. Papalo sa higit kalahating milyong piso ang halaga ng mga nakumpiska. Emil Sumangil, GMA News.